Isa ka ba sa may gusto rin ng mustasa? Mustasa, naalala ko kasi noong high school pa ako, ang nanay ko, pinagluluto po ako ng mustasa. At gustong gusto ko po ito. At ngayong nagkaroon na ako ng pag-ibig, si Daddy, pinagluluto ako nito sa bahay naman, ang ginisa sa miso. Favorite ko yung ginisa sa miso. So kahapon po, nung lumabas tayo, pumunta tayo sa pag-deliver ng ating mga paninda, nakakita ako ng mustasa. Sabi ko, oh, na-miss ko yung mustasa. So ngayon, magsisigang tayo ng isang mabilisang pagsisigang sa belly ng salmon. Pinagtabasan to. May belly tsaka yung mayroong tinik-tinik. Ayan. Yun lang nabibili ko ritong salmon eh. Tsaka yung ulo. Mura kasi yun eh. Kasi ang mahal-mahal po ng salmon dito. Pag bumili ka, ang isang kilo po yan nasa 80, 70. Yung ganito, 20 shekel lang mayroon ka ng salmon. Misal lang ako nakabili ng salmon na ano. Na yung na-miss ko siya, na iluto sa butter. So bumili ako sa halagang 30 shekel, isang peraso lang. So ang kailanganin po natin sa pagsisigang ng na may mustasa ay ang sibuyas. Gusto ko siyang iginigisa para yung amoy niya ay mabango. Tapos meron tayong loya. Luya, kamatis, at sili. Balika, mag-isa na tayo. Sinigang pero iginigisa ko yung sibuyas at kamatis. Ito na siya. Yung kasi isa order ni ano, ni Jaja. Nagpabili din siya. So, ihiwalay natin yung puno, yung stem ba yan? Yung, basta yung makapal dun sa dahon kasi una natin siyang ilalagay pag kumulo na yung tubig. Para. Nagagwantes ako kasi nagkasugat-sugat ako kahapon na naman. Kasi matalim yung kutsilyo kong nagamit. Kahit nakagwantes ako, may time na natutusok ako. So ano siya, habdi. Ayaw kasing tumigil kung ano-anong ginagawa. So, ang ating luya. Gamit ang mahiwagang sandok ni Lola. So, nakasanayan ko na kasi ito. For 4 years magagamit ko. Kaya kahit nung bumili na ako ng mga sandok. Anyway, nakabili ako ng bagong set. Ayan, plastic pa siya. Hindi ko siya ginagamit. Naging for display. Ewan ko, parang ang sarap-sarap gamitin ng sandok ni Lola natin. Meron siyang sentimental value. Mupang sentimental value. Okay. So, igisa lang natin ng konti yung ating sibuyas. Kalimitan sa sinigang dire-diretso na paglalagay, di ba? Mas okay po pag dinigisan nyo. Yung medyo nasusunog-sunog-sunog-sunog siya. Bago kayo magsigang. At ang ating panimpla sa ating sinigang ay patis. At nagpakulo na tayo ng tubig. Pero yung ginisa walang bawang, ha? Huwag niyo tayo ng bawang. Pwede rin naman. Depende sa type niyo. Kanya-kanyang trip yan sa pagkain, di ba? Ay, nako, kung kahapon gumising ako ng 3 a.m. ngayon, alas 8 pa lang, nasa bed pa rin ako. Parang pagod na pagod ako. Tapos si Lola, hindi tayo binigyan ng pagkakataon na sumayang matulog. At ito po ay nilagyan ko ng kalamansi at asin. Nang sa ganon, medyo mawala yung kanyang langsa. Pero yung luya po, nakakatanggal na rin yan sa ating pagsisigang ng langsa. Huh? Tama ba? Ang ating luya ay nakakatanggal na rin ng kunting langsa sa ating sinigang. So, ganyan na siya. Ngayon, lalagyan na natin siya ng kumukulong tubig. Pwede ko nang tanggalin yung aking guwantes. Dahil wala na akong hinihiwa. So, ayan. Meron na tayong kumukulong tubig sa thermos. Laging mabilisan lang yung kilos ko. Laging nakapass forward tayo. Wow! Meron tayong sinigang. Sa Pinas po, may miso. So, dito ay wala. So, cheers muna tayo in the morning. Aking malunggay. After kong mag-uminom ng warm water, sinusundan ko siya ng malunggay na cha.
kailangan healthy living. Healthy living. Kasi sobrang mapagod ang aking ginagawa sa buhay. So, ngayon, meron na tayong salmon. Ilagay na natin ang ating sili. Ilagay na natin ang ating pampalasa. Tagdagan natin ng tubig kasi maraming kukuha niya mamaya ng sabaw. Lagyan na natin ng patis. Sa paglalagay ng patis, gumamit ng salaan. Salaan. Takalan kasi yung tansya-tansya minsan. Nako, napapasobrang tansya-tansya nyo. Napapaalat. Mahirap na solusyon ng pag sobrang alat. Try nga natin to. Ang panlasa ko sa umagang kay ganda. Baka panis pa ang laway natin. Let's see. Tingnan nga natin. Hilaw pa ang isda. Kumakain naman ako ng hilaw na yan. Ah, okay na. So, apat na kutsarita hanggang lima. Lagyan na natin ng sinigang mix. Nabuksan kasi siya, so nagbuo-buo. So, lalagay din natin dito ay mga, ay, natapon sa gilid. Anak ng toko ang natapon, oh. So, tignan natin. Nagkikilaw ako nito. Napanood niyo ba yung kilawin ko na ganere? Yung pinagtabasan din. Ang sarap. Nakakamiss yung kilawin. Pag nakabili ulit ako ng fresh nito, magkikilaw ulit ako. Fresh na fresh yan pag nakita niyo yung bagong ano. Talagang pink na pink siya. Nung karaan nag-luto rin ako ng ulo. Ah, okay na. Asim na siya. Talap-talap. O, pakukuluin lang natin yan. Isang kulo. Pag yung ino-overcook ang isda, isang kuluan lang luto na yan. So, pwede na natin ilagay yung mga steam. Steam ba yan? Yung gano'n na. Mauna na siyang ilagay kasi late siyang maluluto. Yung dahon ay ilas na natin. Tanggalin ang medyo nanilaw. Hindi ko siya natanggal. Isa-isahin nyo siya pag pinuputol nyo. Kasi makikita nyo may mga nakasama siyang ibang klase ng dahon. Yung dahong ligaw. Baka mamaya eh hindi yun pwedeng kainin. Malason tayo. So pag naghugas kayo ng mga gulay-gulay kahit yung mga pechay. Di ba ginaganong-ganon isa-isa sa stem. Ayan. So ayan na. So lalagyan natin din ng magic sarap. Ang pambansang pampasara. Anong ulam po niyo sa araw na to? Please comment down below. Ayun. Ang request ng Canada na si Hindi pa gumagana yung utak ko. Bro. Patrick's Brads. Ayun. Si Patrick Brads ng Canada na laing. Nagpapaluto siya ng laing. Maglaing naman daw tayo. So may nabili na po akong laing na dry leaves. Pag medyo mahaba-haba yung time natin na mag-vlog, ay ating pong gagawin ang ating laing. So, umuusok-usok na siya. Ilayo natin yung ating telepono. So, ganyan na siya. So, meron na tayong masarap na sinigang sa araw na to. Dahil sa pagod natin kahapon, humigop tayo ng sinigang. Sarap nito kung may miso. Wala akong mabilan ditong miso. So, hello kay Daddy dyan. Daddy, I miss yours. Miso. Na-miss ko ang sinigang sa miso ni Daddy natin. Ayan. So, maya lang ng konti. Ilalagay na po natin tong ating natirang dahon. Yung nasa unahan lang siya. Mm-hmm. Mm. Salamat ng maraming. Na paminsan-minsan gumagamit ako ng betchin. Pero huwag niyong damihan. As in, konting-konti lang. Bakit daw ba masama yung betchin sa katawan? Samantalang gawa naman to sa ano? Sa sugar cane. Baka naman sinisaraan lang nila ang pabrika ng betchin. Kasi masyadong naging mabenta ang betchin nang wala pa ang magic sarap.
Diba? Dati naman wala pang magic sarap, betche ng gamit ng mga magulang natin. Nung dumating na yung ibang mga pampasarap, naging bawal na ang betchen. Kawawa naman si betchen. Dating siyang nakapagpapasarap, ngayon laso na sa katawan. Tikman ulit natin. Wow! It's yummy-licious! Nakakaloka! Sarap ng ating sinigang! So, pupost natin yan sa FB kasi maya-maya lang yung ating mga taga-building ay maghahanap na ng anong putahin natin sa araw na to. So, salamat po sa mga sumuporta dun sa ating paninda kahapon. Nagkaroon lang tayo ng problema sa packaging ng sauce ng siomay at siomay. Naubos daw yung tilapia. Nagkaroon tayo ng problema sa packaging kasi ang akala nung bumibili walang toyo kasi pinagsama naman yung toyo tsaka yung chili garlic oil sa isang lagayan, sa isang plastic. So hindi na ano nung mga customer. Pero dun sa nakabili, super na appreciate nila. Sabi niya, ang sarap ate nung ano, nung siomay po. Kulang lang sa toyo. So, toyo po ang ating pinroblema kahapon. Aside from that, success ang ating first day ng paggawa ng maramihang pagkain. 10-10 order yun eh. 10 order ng siomay. Bukod pa dun sa mga personal na delivery ko. Tapos, 10 order ng chicken buffalo wings. Gumawa rin tayo ng tapa kahapon. Gumawa rin ako ng crispy pata. Kaya sobrang narag ako. Napagod ako ng todo kahapon. Tsaka syempre yung excitement. Kasi first day natin na gagawin. Na maramihan. Yung kumbaga bulto. May pwesto. So yung ano. Yung kaba. Kung anong reaction ng mga tao sa labas. Kasi yung mga kakilala ko. Alam nila yung ano ko. Paninda ko. Kasi mga kakilala ko na sila. So, ayan po. So easy. Wala pang isang oras. Isang oras talaga. Ganyan na siya. Luto na yan. So, wag na natin siyang overcook. So, patayin na natin. Luto na. Meron na tayong pagkain. Diba? Ang bilis-bilis lang. Isang easy. Sinigang. So, dito si Lola ko. Actually, madilim pa sa kwarto. Patay pa ang ilaw kung saan nandun si Lola. Andun lang yung bintana. Ayan yung bintana, kusina. Andun. Ayan ang pwesto ko, mga palangga. Akin ito. Ito ang akin lugar. Dati bawal ako dyan lagi. Sasabihin ni Lola, ano niluluto mo? So, tulog pa po ang Lola natin. So, ngayon ay gigisingin ko na. Ay, hindi pala, maliligo pa muna ako bago ko siya gisingin kasi hindi pa ako naliligo. Bye and thank you so much. Have a nice day at sana ay masarap at masustansya din ang ulam niya sa araw na to. God bless everyone. Please don't forget to share, like, and subscribe. Love, love, love.